unang episode ng OFW on File Presents, alamin ang pangunahing sakit na nagiging dahilan ng kamatayan ng mga OFW dito sa Qatar. Kasi majority dito sa clinic namin, out of 10 cases, 5 ay hypertensive. Gaano kataas ang porsyento nito kumpara sa ibang mga sakit na nagiging sanhi ng kamatayan ng ating mga kababayan? Base po sa talaan ng ating embassy, ang number of deaths po sa 2011 ay 65. Sa 2012, 82 po yung reported deaths. Then sa 2013, sa nabanggit ko na, meron pong 76 na reported po na death. Ano nga ba ang dapat iwasan o mga dapat gawin upang makaiwas sa nasabing karamdaman? Bigyan natin ng priority yung health natin. Kilalanin ang kahangahangang OFW sa Qatar na si Sandra Sandico. Si Sandra ay isa lamang sa marami nating mga kababayan na dumanas ng brain stroke, sanhi ng mataas na presyon ng dugo na siyang naging dahilan upang maparalisa ang kalahati ng kanyang katawan. Subalit, sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho bilang accountant. Gaano kalaki ang pinsalang natamo ni Sandra sanhi ng brain stroke na muntik nang kumitil ng kanyang buhay? She looked really, really bad at that time. As if she would die anytime. Paano hinaharap ni Sandra ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay? Saan siya kumakapit at kumukuha ng lakas upang bumangon at tuparin ang kanyang mga pangarap? Ang mga katanungan ito ay aming sasagutin sa unang episode ng OFW on File Presents. Ito ay mapapanood sa pamamagitan ng aming website, ofwonfilepresents.com, at sa aming mga social media accounts.